Welcome po sa Lift Up Your Voice Media Ministry. Ito po ang tinig ng katotohanan. Ito po ay malalimang pag-aaral ng salita ng Diyos. Atin pong tutunghayan ang isang napakahalagang topic ngayong araw na ito. Atin pong pag-uusapan ang, kung tawagin natin ay ang langit o ang heaven. Ito po ay isang pangako ng ating Panginoon sa ating mga Kristiyano na kanyang inihahanda ang ating tahanan sa langit. At marami po tayong katanungang sasagutin ngayon. At dito po sa ating pag-aaral, hahayaan natin ang salita ng Diyos ang siyang sumagot sa ating katanungan. Mm-hmm. Dito po sa ating pag-aaral ngayon, kasama ko po ang ating kapatid, si Brother Rolo. Magandang araw sa lahat at magandang araw sa iyo, Brother Roland. Oo. At dito po sa ating pag-aaral, inaanyahan po namin ang bawat isa na kung hawak niyo po ang inyong Biblia, samahan niyo po kami sa pagbabasa. At kung meron po kayong alam na makikinabang dito sa pag-aaral na ito, i-share niyo po itong pag-aaral natin ngayon. Ating sisimulan, Brother Rolo, sa pamamagitan ng panalangin. Kaya samahan niyo po kami sa panalangin. At huwag natin kalimutan na isali sa ating panalangin si ang ating kasamahan sa trabaho, si Brother June. Actually nga po, after nitong pag-aaral natin, siya po ay ating bibisitahin. Nasa hospital po siya. Meron pong karamdaman ang ating kapatid, kaya isama po natin siya sa ating panalangin. Manalangin po tayo. Aming Ama na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa buhay na ipinagkaloob niyo sa amin at sa mga pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin sa pag-aaral ng iyong salita. Kami po ay humihingi ng tulong sa banal na Espiritu na bigyan kami ng pangunawa. Bigyan kami ng mga tamang salita na aming sasabihin para maunawaan ang bawat isa ang aming pag-aaralan. Gayun din po, dinadalangin po namin ang aming kaibigan at kapatid sa pananampalataya na si Brother June. Siya po ngayon ay nasa ospital. Alam po ninyo ang kanyang karamdaman. Hinihingi po namin na siya ay inyong pagalingin upang makasama uli namin siya sa paglilingkod sa inyo dito sa Media Ministry. Sana po ang bawat isa sa amin ay manalangin din para sa kanya upang mapadali ang kanyang pagaling. Ito po ang aming kahilingan, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, isang magandang araw sa ating lahat. At bago natin simulan itong napakaganda at interesting na topic natin, Brother Roland, atin munang bibisitahin or baliktanawin ang kung ano ba yung napag-aralan din last week or preview. So last week, Brother Roland, napag-aralan natin na yung tinatawag natin na mga commonly confusing or mga kalituhan sa turo patungkol sa kamatayan or kaluluwa. At last week nga napag-aralan natin kasama si Brother June Rodriguez no na yung walang katotohanan yung tinatawag na may patay na bumabalik at nagsasalita. Oo. At hindi rin totoo na yung pag namatay yung tao, yung kaluluwa, pag masama, didiretso sa impyerno. At doon paparusahan o susunugin forever and ever and ever, di ba? At wala pong katotohanan yan dahil hindi po sinasabi ng Biblia. Ang sabi lang ng Biblia na once ang tao ay mamatay, diretso siya sa libingan at doon niya mananatili siya hanggang marinig niya yung tinatawag na pakakak. Oo. Or yung resurrection. Kung ikaw ay namatay, at maraming beses na natin itong tinatalakay dito, Brother Roland, kung ikaw ay namatay kay Kristo, ikaw yung unang babangon sa pagkarinig ng pakakak. Pero kung ikaw ay namatay na kaaway mo ang katotohanan, ay saan ka ba pupulutin, Brother Roland? After 1,000 years, sa pangalawang taon natin, resurrection. At ito ay dinidiin natin kasi napaka-importante nito, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, na yung tinatawag nating spiritualism, yung kung sino-sino yung tinatawag natin mga manggagaway o yung mga ginagamit ng ating kaaway na si Satanas, gumagawa siya ng paraan para lituhin ang mga tao at sabihin na pwede mong kausapin yung mga namayapa ng mga tao at itong mga espiritu na to ay supposedly nagbibigay sa atin ng mga advice, nagbibigay sa atin ng direction
huwag tayong magpadala dito sa mga paninindang ng kaaway natin na ito. Ang paniwalaan natin ay ang salita ng Diyos dahil ito ang talaga namang alam nating magliligtas sa atin. Kaya dito po sa ating pag-aaral, dahil pinag-uusapan na rin lang natin yung tunay na kalagayan ng tao pag namatay, pag-uusapan po natin ngayon is ano ba yung katotohanan pagdating sa tinatawag nating kalangitan? O ano ba itong tahanan na inihahanda sa atin ng ating Panginoong Jesus? Alam po natin na bago siya lumisan dati, nung kinausap niya yung kanyang mga disipulo, nangako siya sa John chapter 14 verses 1 to 3. Mm-hmm. At itong pangako na to, Brother Rolo, ang sabi niya is, ako ay aalis muna dahil pupunta ako sa lugar ng aking ama. Mm-hmm. At itong lugar ng ama na binabanggit niya dito is yung langit. Diba? Mm-hmm. At ang sabi niya, ipaghahanda ako kayo ng lugar mm-hmm. doon. At meron siyang word na binibigay sa atin or comforting promise na binibigay sa atin na huwag kayong mangangabag, huwag kayong mag-alala, huwag kayong malituhin yung sarili nyo, no? Dahil ang pag-alis niya is para lamang sa atin. Mm-hmm. Kasi meron siyang inihahandang lungsod para sa atin. Mm-hmm. At ito yung una nating titignan. Mm-hmm. Sa aklat ng Hebreo, mm-hmm. sa chapter 11, verse 10, makikita natin dito, mayroong lungsod na binabanggit mm-hmm. dito. Mm-hmm. Hebreos chapter 11, verse 10, ganito po ang nakasulat. Isusunod na rin natin verse 16. Verse 10, sapagkat siya'y umaasa sa lungsod na may mga kinasasaligan, na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Mm-hmm. Verse 16, ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain sa mga tuwid ay ang makalangit. Kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang lungsod. Mm-hmm. So yung pag-alis ng Panginoon, Brother Roland, is para din para sa kapakanan natin. Oo. At yan ay para i-prepare ang isang lungsod na magiging tirahan natin. At sinasabi dito ni Pablo na at hindi sila nahihiya na tawagin siyang Diyos kasi Siya mismo yung nagpre-prepare. At itong binasa nating chapter 11 ng Hebrews, mm-hmm. alam mo naman, Brother Rolo, kung anong tawag natin dito sa chapter mm-hmm. 11 na ito ng yung Hebrews. Dito mumano yung pananampalataya, yung definition. Oo, mm-hmm. at ang mga tao o yung mga karakter na binanggit dito, mm-hmm. yung mga tinatawag natin mga Hall of Famers mm-hmm. pagdating sa pananampalataya. Sila si Abraham. Oo. No? At ang sabi dito, itong mga tao na Hall of Famer sa pananampalataya, mm-hmm. hinihintay nila itong mm-hmm. lungsod na to. Mm-hmm. Ito yung kanilang inaasam-asam. Yung lungsod mm-hmm. na ang Diyos mismo ang gumawa. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Pero ang kasunod na tanong, Brother Roland, na okay, nalaman natin na ang Diyos mismo yung nagdidisenyo, yung architect, yung interior designer, yung builder. Siya na lahat, yung lahat ng mga pwedeng gawin ng pangsanlibutan na mga inhinyero. Pero ang tanong natin ngayon, saan naman ito? Di ba? Kanina nabanggit natin, uh-huh. di ba, nasa tahanan ng uh-huh. ama niya, uh-huh. which is alam natin is nasa langit. Langit. Pero meron pang isang verse sa Revelation na magpapatunay sa atin kung saan uh-huh. niya ito niniyahanda. And in fact, binibigyan niya tayo ng bigger picture na kung anong yung pangyayari at that time uh-huh. na ito ba'y itataas, iaakyat, or ibababa. Uh-huh. Ating basahin sa Revelation chapter 21 verse 2. Mga kapatid, ito ang nakasaad. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. Malinaw dito yung nakita mm-hmm. Ni John, Brother Rolo. Nakita niya yung lungsod na ang tawag ay New Jerusalem, mm-hmm. bumababa mula sa langit, mm-hmm. di ba? Ibig sabihin, mula sa taas, di ba? So kasi maraming minsan nalilito dito, uh-huh. Sinasabi nila, yung magiging tahanan natin, ito na 'yon. Mm-hmm. Di ba? Kasi sabi ng Mateo na blessed are the meek for they shall inherit the earth. Oo. Pero partly true lang 'yon, mm-hmm. Brother Rolo, kasi yung mga tao minsan tumatalon. Mm-hmm, mm-hmm.
meron pang proseso na mangyayari. Mm-hmm. At ito yung lagi natin dinidiscuss dati, yung mm-hmm. tinatawag nating millennium. Mm-hmm. Alam mo kasi yung mga taong hindi naniniwala sa millennium, yun yung dahilan kung bakit ang sinasabi nila, dito na to, mm. wala nang... Hindi na tayo alis. Oo, wala nang pupunta sa sa langit. Mm-hmm. Pero napakalinaw naman ang sinabi ni Jesus, mm-hmm. di ba? Sa chapter 14 ng John, na ako ay pupunta muna mm-hmm. sa tahanan ng aking mm-hmm. ama. Alam natin na sa langit yun. Mm-hmm. At ipaghahanda ko kayo ng lugar. Mm-hmm. At ito yung inihahanda ni Jesus, yung mm-hmm. New Jerusalem. Itong lungsod na to. Oo. Mm-hmm. At napakaganda yung... itong lungsod na inihanda ng ating Panginoon Brother Roland is ang Panginoon is nagbigay siya ng picture or yung perspektibo. Oh. At ito is napakahalagang punto, Brother uh-huh. Roland, kasi yung Biblia is naglaan siya ng ilang talata sa Biblia uh-huh. para lang talaga i-describe in details uh-huh. kung ano itong lungsod na to. Uh-huh. So makikita mo kung gaano kaimportante ito na kumbaga kung ikaw ay nagpapagawa ng bahay, gusto mo makita yung hindi yung plano lang, yung mm. yung skeleton plan lang. Kung hindi, mag-request ka ng ano, pwede ba ako makahingi ng perspektibo kung ano yung magiging bahay ko. Oo. So ikaw ay bibigyan ng perspektibo kung sasang-ayon ka or hindi, papalitan na naman ng architect. So dito, binibigyan din tayo ng perspektibo ng Panginoon or blueprint, no? Kung ano yung magiging tahanan natin. Unang-una, alam na natin kung ano yung pangalan nitong lungsod na mm-hmm. ito. Binasa natin kanina. Ito yung New Jerusalem. New Jerusalem. Mm-hmm. So, pag may nagtanong sa inyo, mm-hmm. Ano po ba yung address nyo mm-hmm. sa hinaharap, mm-hmm. sa future? Ito po yung sagot nyo. Mm-hmm. New Jerusalem. New Jerusalem. Again. Ito yung magiging address mm-hmm. natin. Mm-hmm. Oh, yung susunod na tanong, gaano ba kalaki itong mm-hmm. lungsod na ito? Mm-hmm. Ito ba ay pareho lang ng mga ordinaryong subdivision or ano man. Oh. So, ating titignan mga kapatid yung physical attribute ng lungsod na to, ang magiging tirahan natin. Oh, the same chapter, uh-huh. verse 16. Ganito uh-huh. po ang nakasulat. At ang pagkatayo ng lungsod ay parisukat. Uh-huh. At ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang. At sinukat niya ang lungsod ng kanyang panukat, 12,000 estadya, ang haba, luwang at ang taas nito ay magkakasukat. Aba, Lolo, ito palang lungsod na to is, kung baga ang tawag natin dito is parang cube. Mm-hmm. Sabi is, yung haba at yung luwang ay pareho ng sukat. At ang ginamit po ditong unit ay sabi stadia. Eh, minsan hindi natin alam kung ano yung ibig sabihin nito kasi luma po itong pamamaraan ng kanilang panunukat. Pero kung i-convert po natin ito sa ating kapanahonan ngayon, yung sukat po, yung perimeter, ibig sabihin pag yung lahat ng sides pinag-add nyo, ito po ay 1,500 miles. So, pag sinabi natin isang milya, di ba, isa't kalahating kilometro ito. So, ang isang side, ibig pong sabihin ay 375 miles. Mm-hmm. So, meron na tayong idea ngayon kung gaano kalaki ito. Dahil ito ay isang parisukat, ibig sabihin square, di ba? Mm-hmm. So, kung meron kayong, kung naglalaro kayo ng Rubik's Cube, mm-hmm. Brother Olo, ganito yung itsura ng yung size ng lungsod. Kung ano yung side, ganun din yung width niya. Yung ano niya, yung luwang. Luwang. So, 375 miles. Mm-hmm. Meron ka na siguro idea kung gaano kalaki ito, Brother Lolo. Actually, titry kong pinipicture out Brother Roland na kung gaano kalaki itong lungsod na to. Meron ngang isang nagtansya sa, alimbawa sa Amerika. Mm-hmm. Pag meron kang kinuhang isang estate doon, mm-hmm. kasing sukat daw ito ng tinatawag na State of Oregon. Mm-hmm. So, eh malaki yan eh. Mm-hmm. So, makikita na natin ito, ganito pala kalaki yung syudad. Mm-hmm. Isang buong estate sa Amerika. Mm-hmm. Oo. So, dito hindi na tayo ma-problema no, na kung may enough space ba ako dyan or kung may lugar pa ba ako dyan, no? Kasi tinatantsyangan nila Brother Ral na halimbawa kung ang buong mundo ay may populasyon na siguro mga
30, mga... Yung lahat ng mga nabuhay sa buong mundo is mga 30 billion. 30 billion, di ba? Kasama na yung mga nangamatay kung dati. So, kung lahat ay mailigtas, kasya pa rin. Kasya pa rin. Eh, halimbawa, sa isang nailigtas, bibigyan ng 100 square meter or mga 10 feet na square, ano, feet na square feet na lupa. Lupa. Mm-hmm. Ito ay magkakasya pa rin. Mga siguro more or less mga 39 billion. Billion, oh. Uh-huh. At huwag nating kalimutan na ang nag-design nito ang Diyos. Ang Panginoon. Oh. Ang naglikha sa atin mismo. So walang pagkakamali dito. Mm. So alam na natin yung pangalan, alam na natin yung sukat. Dimension niya. Ang susunod naman ay yung mga materials. Mm-hmm. Ay, yung walls. Mm-hmm. Yung bakuran. Ang kagandahan dito, mga Brother Roland, na-appreciate ko yung Panginoon is dinidetalye niya talaga paano niya i-build. Kumbaga, again, balikan ko yung perspektibo na kung ikaw ay nagpapagawa ng bahay, di ba, kung makikita mo lang yung kung ano yung mga gamit, ano yung ginagamit sa pundasyon, ano yung ginagamit sa mga flooring, no? May halong excitement talaga sa part ng may-ari, di ba? So dito, ganito din ang punto ng Panginoon na pinapakita niya sa atin yung perspektibo, no, para magkaroon tayo ng pag-asa, yung ma-encourage tayo na itong panampalataya ko pala ngayon is hindi to biro. Oo, at hindi rin nagbibiro ang Panginoon pag sinabi niya nag-prepare siya ng lungsod. Talagang ibibigay niya lahat. Oo, at kakaiba itong lungsod na to, Brother Lolo, kasi mataas yung ano yung walls. Mm-hmm. Ang walls nito, ay ang sabi sa atin is sa verse 17 to 18 ng Revelations 21. Mm-hmm. Ganito po ang pagkakadescribe. Sinukat din niya ang pader nito. 144 na siko ang taas. Ayon sa sukat ng tao na siyang ginagamit ng anghel. Ang malaking bahagi ng pader ay jaspe at ang lungsod ay dalisay na ginto na tulad ng kristal. Aba, Brother Lolo, itong materials pala dito. Matindi. Yung bakod, yung pader, jasper. Mm-hmm. Nakakita ka naman ng hindi jasper. Pa ako nakakita. Ang nakita ko lang sa larawan din. Ito is parang yellowish, di ba? Mm. Na kaya, medyo makintab. Makintab. Mm. At ang sabi dito is, 144 furlong. Ibig sabihin, yung sukat kasi nila dati, ang sabi dito, siko eh. Mm-hmm. Ay, yung furlong kasi, ganito daw yan eh. Mula dito hanggang dito. Mm. So, ang estimate na taas nitong wall nito is 216 feet. Feet high. Oo. So, mataas yung bakod. Uh-huh. At hindi lang yan, binanggit din kanina. Di ba? Na yung street, ang sabi is gawa daw sa ginto. Uh-huh. So, basahin natin yung susunod na verse para bigyan din ito. Sa verse 21, ang sabi, at ang 12 pintuan ay 12 perlas, at bawat pinto ay yari sa isang perlas, at ang langsangan ng lungsod ay dalisay na ginto, na gaya ng naaninag na salamin. Aba, Brother Rolo, ang daanan, ang street gawa sa ginto, at hindi lang ito ordinaryong ginto. Kasi yung mga ginto po na nakikita natin ngayon dito sa mundo is meron ng halong impurities. Ang sabi dito, yung lansangan daw, gawa sa ginto na so sobrang puro, dalisay na ginto, maaninag mo parang salamin. At ang sabi, yung gate daw, gawa po sa perlas. Hindi ko alam kung gaano kalaking perlas ito. Ang hirap imaginein. Kasi nga, itong lungsod na ginagawang ito ng Panginoon natin, hindi ito gawa ng tao. Gawa po ito ng ating Panginoon. Ang sabi, ang gate ay gawa sa perlas, isang perlas. Actually, buong perlas, di ba? At ang lansangan ay ginto. Mm-hmm. So, dito natin makikita yung tawag dito, yung kung gaano kahalaga ng Panginoon. Kasi, kumbaga, kung hindi ka naman special, Brother Roland, maggagawa ka ba ng ganito kagandang tahanan? Siyempre, hindi. Di ba? Saka, isipin mo dito, Brother Lolo, kung ang lansangan ay ginto, yung mga taong mahilig sa alahas ngayon. Mm-hmm. Wala nang sanglaan doon. I mean, isipin mo na lang, kung ang sinusuot mo ngayong mga alahas, nagsusuot ka ng ginto dito, nagsusuot ka, sabihin na natin, dinala mo sa langit yan. Mm-hmm. Just for the sake ng argument. Mm-hmm.
So habang naglalakad ka, naka-display yung mga lahas mo. Ayun pala yung lansangan. Oo, ginto. Gold. Oo, pure pa yan. Oo. Hindi lang yung tinatawag na 18K or ano, purong ginto talaga yan. Walang halong infirmity or mga depekto. Oo. Mm-hmm. So kung pag-uusapan natin ngayon, ano bang yung lansangan natin ngayon, ano bang gawa? Aspalto. Aspalto. So ibig sabihin, yung suot mong alahas, aspalto. Oo, oo. Ganun po ang magiging itsura natin kung tayo ay mahilig sa alahas. Mm-hmm. So dito mga kapatid, mga kaibigan, no, is bakit natin 'to dinidiin is para makita natin, no, yung magiging tahanan natin sa hinaharap. Oo. Na kaya nga sabi ng Biblia, Brother Roland, tinuturuan tayo na huwag tayo mag-ipon ng mga kayamanan dito sa mundong dito ito. Sa mundong ito. Dahil ang kayamanan sa mundo, Brother Roland, is nanakawin lamang yan. Kakainin lang yan ng mga bukbok. Di ba? Pero sa langit na magiging tirahan natin, napakaganda. Oo. Kaya nga sabi is, tingnan mo kung ano yung heavenly things. Mm-hmm. Kasi pag ang tinignan mo heavenly things, mm-hmm, yung kislap, yung mga bagay dito sa mundo, mawawala. Mm. Yan yung sabi ni ano ni Pablo na sa Colossians chapter 3 na sit those things which are above and not the things on this earth, no? So napakaganda mga kapatid. Now, Brother Roland, ang ano naman yung tinatawag na natin na yung magiging citizenship natin or yung tinatawag natin na phenomenal features sa ating magiging tirahan. Actually, meron dito ang dinidescribe na napakahiwagang puno. Itong puno na to, sabi nila is every sa loob ng isang taon, iba-iba yung bunga. Actually, ang sabi ng Biblia, isang every month, nagbe-bear ng different fruits. No? At babasahin natin ito sa Revelation chapter 22, verse 2. Ganito po ang nakasulat. Sa gitna ng langsangan ng lungsod, sa magkabilang panig ng ilog, ay naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay para sa pagpapagaling sa mga bansa. Mm-hmm. Ito pala yung tinatawag ng Tree of Life. Tree of Life. Nabasa na natin ito sa Genesis, di ba? Mm-hmm. Merong Tree of Life doon. Mm-hmm. Doon sa isang sa tree na nasa gitna na pinagbabawal. Uh-huh. At itong Tree of Life na to, kakainin natin yung bunga. Mm-hmm. So, kumakain pa rin pala tayo pagdating doon. So, kung may mga tanong din kasi, Brother Ron, ano yung pamumuhay natin doon? Kumbaga, kakain pa ba tayo? Magugutom pa ba tayo? Ito na po yung sagot. Na isa sa mga activity natin doon mga kaibigan is meron pa rin yung normal na pamumuhay natin dito na kumakain. In fact, si Panginoong Hesukristo nga nung nabuhay muli is kumakain din, no? Di ba? So ganun din ang pamumuhay natin. Saka isipin natin yung unang magulang natin, si Eva, si Adan, bago dumating ang kasalanan, di ba? Binigyan sila ng Panginoon ng provisions, yung mga punong kahoy, na nagbubunga ng mga bunga, yung mga nuts, para pagkain nila. Mm-hmm. So, before pa nung kasalanan, kumakain na sila. Dinesign na ng Panginoon ang tao ay kumakain. Mm-hmm. Yun nga lang, iba siguro yung ang dahilan kung bakit kumakain ng tao. Kasi ngayon, kaya tayo kumakain para hindi tayo mamatay sa gutom. Mm-hmm. Di ba? And in fact, sa verse 7 ng chapter 2, Brother Roland, is sinasabi din ng Panginoon, binabanggit din mismo nito kung ano yung magiging activity natin. At na-mention niya din dito yung binanggit natin na amazing na kahoy. Yung punong kahoy, Tree of Life. At ating basahin sa Apocalypse chapter 2, verse 7, ito ang sabi. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu ng sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kong pakakainin sa punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. May limitasyon din pala, Brother Roland. Hindi lahat ng tao ngayon. Itong promise na to is para lang doon sa mga taong nagtagumpay. Kumbaga, in other words, nag-survive sa mga hudyat ng kaaway. At ito ay gusto nating bigyan ng konting diin, Brother Rolo, kasi alam mo,
maraming tao ang hindi sineseryoso itong turo tungkol sa kalangitan. Mm-hmm. At iniisip nila na, oh, kahit naman wala akong gawin, kahit na hindi ko paniwalaan yan, wala naman choice ng Panginoon, kundi dalhin ako sa langit. Mm-hmm. Hindi po totoo ito. Kasi ang nakalagay po dito, kung sino lang yung magtagumpay. Mm-hmm. Alam po natin na ang buhay Kristiyano ay hindi ganun kadali. Mm-hmm. Lalong-lalo na dito sa mundo na ito. Dahil itong mundo na ito, teritoryo ng kaaway. Kaya alam po natin na ang makarating sa langit ay isang pribilehiyo. Mm-hmm. Hindi ito rights. Kasi hindi right. Isa yung mga tao na nasanay na doon sa mga sinasabi. Karapatan ko. Karapatan ko, di ba? Uh-huh. Nilalang ako ng Panginoon, karapatan ko. Uh-huh. Nadali niya ako sa langit. Hindi po ganun. Ang proseso po ng kaligtasan, mga kapatid, is naka-include doon yung decision natin. Uh-huh. No? Kung saan tayo, kung anong daan ang ating hahamakin. Ito pong makapunta sa tahanan na inihanda uh-huh. ng Panginoon, ito uh-huh. po ay reward. Mm-hmm. Gantimpala. Mm-hmm. Gantimpala doon sa mga tao na magtatagumpay. Mm-hmm. So, isipin po natin yung mga salitang ginagamit dito. Mm-hmm. Gantimpala doon sa mga magtatagumpay. Mm-hmm. Kinakailangan po natin magtagumpay. Magtagumpay. Hindi po tayo magtagumpay, mga patid, na pag natulog tayo, pag gising natin, may reward na agad. Kasama pa rin din dyan yung mga sakripisyo natin, mga sakit, mga challenges sa pamumuhay natin, no? Mga hirap, no? Kasi nga ang Panginoon is dinidescribe niya yung in fact si Pablo, dinidescribe niya yung kaligtasan na sinasabi niya I run the race, I put the fight, no? Kumbaga binigay ko na yung best ko para sa price na yan. At yung premium na yan is yung buhay na walang hanggan. Mm-hmm. So, sa tingin ko naman, malinaw na ito, Brother Lolo, mm-hmm. na itong kaligtasan, although mm-hmm. ibinigay sa atin mm-hmm. bilang isang regalo, mm-hmm. di ba? Pero itong regalo na ito, kinakailangan natin pag-ingatan. Pag-alagaan natin. Alagaan natin, pag-ingatan natin. And in fact, aside sa provision na binigay sa ng Panginoon sa atin, Brother Roland, na through this tree of life na sinasabi, is meron ding yung pati yung dahon nagbibigay din ng healing. Oo. Sa bawat isa sa atin. Oo. No? At ito ay alam natin na isang provision ng Panginoon mm-hmm. pagdating natin doon sa tahanan na yan. Mm-hmm. At ito iba, tinatanong din nila, healing, mm-hmm. eh dito kasi sa mundo, pag sinabi nating healing, may sakit ka. Automatic na naisip natin yung physical na sakit, uh-huh. di ba? So, tandaan po natin na isa sa mga pinangako sa atin ng Panginoon pagdating natin na sa mm-hmm. langit, na yung sakit, yung pain, di ba? Mm-hmm. Hindi yung sakit na karamdaman. Mm-hmm. Yung pain, yung sufferings, mm-hmm. yung mga luha, mm-hmm. ay papawiin ng Panginoon. Mm-hmm. So, isa ito sa pamamaraan ng Panginoon para pawiin ito, mm-hmm. di ba? Yung mga naramdaman nating pasakit mm-hmm. habang tayo nabubuhay dito sa mundo na to, pagdating natin sa langit, ang sabi mm-hmm. doon is, hindi mo na may experience. Mm-hmm. Hindi ibig sabihin na hindi mo na experience, hindi ka talaga dumaan noon. Uh-huh. Kumbaga, dumaan ka dyan sa daanan na yan, pero hindi ka nadadaan yan ulit. Oh. Mm-hmm. Actually, Brother Lolo, ang lagi ko ang naiisip dati, paano mo masasabing masarap ang matamis kung hindi mo natikman yung mapait, di ba? Mm-hmm. So, isa itong paraan para lalo nating ma-appreciate yung piniprepare ng Panginoon sa atin. Na naranasan natin yung pait na masaktan, yung pait na magkaroon tayo ng suffering dito sa mundo na ito, na pagdating natin doon sa langit, sa tahanan ng Diyos, mawawala na itong lahat, ang ma-experience natin, ay yung saya na makasama natin ang Panginoon sa pamumuhay natin. At ang sabi niya, doon sa tinitiran, sa inihanda niyang tirahan, wala nang kasalanan. Mm-hmm. So, yung mga dahilan o mga pasakit natin, mm-hmm. mawawala na. Mawawala na yan. No? So, hindi ibig sabihin sinasabi na healing, physical na sakit kagad. Oh. No? Hindi po yan, hindi po ganyan ang ibig sabihin ng Biblia, mga kapatid, mga kaibigan. Now, pangalawang tanong, ang kasunod na tanong, Brother Roland, is, totoo ba
'di ba, yung nabanggit natin kanina, yung mga turo ng iba na itong lupa na to, itong tinitirhan natin ngayon, itong sanlibot earth na to, is ito na yung tirahan natin. Yan, nasagot natin sa Biblia kanina na ibababa. Oo. At para lang bigyan din niya, babasahin uli natin. Babasahin natin ulit. Yung Revelations 21 verse 2. Ganito po ang nakasulat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal, na nagagayakan para sa kanyang asawa. So malinaw dito, Brother Rolo, nakita ni John, yung lungsod, bumababa mula sa langit, galing sa Diyos. So klaro dito, ito yung sagot sa mga turo ng iba na walang ibababa, hindi dente yung akyat, kasi walang ang langit, hindi totoo yung langit, di ba? So actually, yung sinasabi nila is partially correct. Kasi meron talagang pangako na magmamana itong lupa na to. Yung binasa, yung nabanggit natin kanina. So babasahin din natin ito na nasa Matthew. Chapter 5. Matthew chapter 5 verse 5 para kumpletuhin natin yung sequence ng events. So ganito po ang nakasulat sa Matthew chapter 5. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. So, bigyan lang natin ng dire-diretsong sequence para malinaw sa mga manonood natin. Sige. Oo, na pag dumating si Jesus, di ba, yung second coming, ang gagawin niya, ang sabi niya is, kukuhanin niya yung mga tao, mga ligtas. Ligtas. At dadalin niya, ang pangako niya dun sa John 14, verse 1-3, pupunta ako, pagbalik ko, kukunin ko kayo para makasama kayo kung saan ako nandun. Andun din kayo. Si Jesus, sabi niya, yung tahanan ng mama niya isa sa langit. So pagdating niya, dadalhin niya yung mga ligtas sa langit. At nakita naman natin sa Revelation chapter 20 na magkakaroon ng 1,000 taon. Ito yung millennium na tinatawag natin. So 1,000 taon po, tayo po ay nandito sa syudad na inihanda ni Jesus sa langit. Sa langit. At pag dinare-diretso po natin, binasa natin kanina sa Revelations 21, na itong lungsod na to bababa mula sa langit dito sa lupa. At sa kasunod ng mga verses na babanggitin natin, Brother Roland, ito yung sagot, bakit kinakailangan tayong nanakawin ng Panginoon? At bakit kinakailangan natin tayong dalhin sa langit? Kasi nga, may gagawin siyang tinatawag na isang paglilinis. Or general cleaning, kumbaga, kung tawagin, Brother Roland. Kasi tinatanong ng iba yan eh. Kung yung mga ligtas nandun sa langit, nandun sa lungsod, yung mga hindi ligtas, nasa sila. Kasi iba-iba din yung kuro-kuro dito. May mga nagsasabi na, buhay yung mga yan, nandito sa earth, di ba? Kasi nanggagaling na rin ito dito sa turo na wala namang millennium, di ba? O kaya wala naman talagang pupunta sa langit. Hindi totoo yung langit. So, patutunayan lang natin kung ano ba yung mangyayari sa mga makasalanan pagdating ni Jesus. Una natin babasahin yung verse sa Malakay, Malakay chapter 1 saka Malakay chapter 3. Ganito yung nakasulat sa Malakay chapter 4 verse 1. Basahin ko, Brother Roland. Sige. Sapagkat narito ang araw ay dumarating na gaya ng naninigas na pugon, na ang lahat ng palalo at lahat ng gumagawa ng masama ay magiging parang ipa, at ang araw na dumarating ang susunog sa kanila. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ano pat hindi mag-iiwan sa kanila ng ugat ni sangaman. Sa verse 3, inyong yayapakan ang masasama sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa araw ng aking inihanda, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So klaro, Brother Roland. Kasi itong mga salitang ginamit dito, ang sabi is mga nagniningas na pugon, di ba? Lalong-lalo na ng mga experience na nasa bukid. Yung mga mahilig yung old-fashioned na paggagawa ng mga ng tinapay. Kasi pag ikaw ay kupra, nag-ani, di ba? Sabihin na natin bigas o kahit trigo, pareho lang naman.
Yung mga dayami, ang ginagawa nila, tinatali nila yan. Dil nila. Tapos itinatayo nila dun sa lupa. Para pagkatapos ng ano yan, ang ginagawa nila, sinusunog nila ito. So ito yung tinatawag nating ipa. Na pag sinunog mo yan, ano yung kalalabasan? Abo. Abo, di ba? So itong abo na to, sumasama na doon sa lupa para maging mayaman yung lupa. At ang sabi doon sa verse 3, aapakan natin. Aapakan ng mga ligtas. So, aapakan ng mga ligtas kasi babalik yung mga ligtas dito sa lupa na to. Nabasa natin kanina, di ba? Mamanahin ng mga mapagpakumbaba ang lupa. At mali, hindi lang yan. Eh, Brother Rolo, sabi naman na may sa lumang dipan yan. Basahan niyo ako sa bagong dipan. Meron din, mga kapatid. Sabi dito sa Revelation chapter 20 verse 9, no? Dito natin makikita din at klaro na sinasabi dito ng Panginoon. At ito ang sabi, umakyat sila sa malawak na lupa at pinaligiran ang kampo ng mga banal at ang lungsod na minamahal. Ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y natupok. Oo, ito scenario na to. Oo, isa itong nakakalungkot pero mangyayaring bagay. Na pag bumaba yung lungsod, magkakaroon ng pagkakataon yung kaaway na himukin uli yung mga hindi naligtas. At udyukan sila na kailangan kamkamin natin yung lungsod na yan. At dito po, mangyayari yung tinatawag nating second death. Ang sabi po sa binasa natin kaninang verse, apoy mula sa langit, manggagaling sa langit, yun yung tutupok doon sa mga masasama. So, habang nangyayari po ito, yung lungsod ay pinoprotektahan po yan ng Diyos. Kaya, wala po kayong dapat ipagnala kasi ang sinasabi ng iba, paano na lang yun? Masusunog din kami. Maapektuhan din kami. Pero tayo po ay nandito sa lungsod at protektado tayo ng Panginoon. Makikita natin yung mga pangyayari kasi yung wall is, ano siya eh, parang transparent eh, jasper. So, ito yung sa ngayon, usong-uso yung tinatawag na transparency, di ba? Ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo, kailangan transparent. Kasi wala kang itatago eh. So, alalahanin natin, ito yung tinatawag nating execution ng judgment. So, ang Panginoon, ilalahad niya ang lahat nung kanyang gagawin dito sa paghukom na to. At dahil nga natapos na yung 1,000 years, malinaw na doon sa mga naligtas kung bakit hindi naligtas yung mga hindi naligtas. So, wala nang question sa isip nila. Kaya pag nag-execute ng judgment ng Panginoon, pag bumaba na yung apoy mula sa langit, malulungkot sila na makikita nila, matutupok yung mga makasalanan. Pero, naintindihan nila na ito ay justice. Kabahagi ng proseso. Oo, bahagi ng proseso. At ito ay bahagi ng plano ng Panginoon na alisin, burahin yung kasalanan. Kaya nasama yung mga makasalanan kasi ayaw talaga na bumitiw doon sa kasalanan. Eh. Totoo yan. Oo. At mas sa susunod na verse na babasahin natin, Brother Roland, nilinaw nito na yung turo na hindi totoo yung langit, na ito na yung magiging tahanan natin, na wala talaga, ang Biblia hindi nagtuturo niyan. At kung ating papansinin sa 2 Peter, Brother Roland, sa 2 Peter chapter 3 verse 10, pakibasa, Brother Roland. Ganito po ang nakasulat. Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. So, lahat ng mga bagay, lahat ng mga elemento. So, now, tanungin natin, kung ikaw ay naniniwala na hindi totoo yung langit, na ito na yung magiging tirahan natin, ang tanong ko, Brother Roland, sa kanila is, well, kung mangyayari yung pagtutunaw, pagsusunog, no, saan kaya tatago? At ito rin ay dapat yung mga taong attached sa mga bagay dito sa mundo. Na yung mga listen bahay nila ito, malaki, yung mga magagarang kotse, yung mga ari-arian dito sa mundo. Darating po ang panahon, lahat po yan matutunaw. Kaya nga pinaalala tayo, ilalahanan tayo ng Panginoon na dapat
huwag tayong mag-impok, huwag tayong mag-ipon ng kayamanan na mawawala lang sa atin yung material na bagay. Dapat ang ating iipon, iimpok natin is yung kayamanan na panglangit, panghabang buhay. No? Oo. At sa tingin ko po, ang Biblia, marami naman po siya mga verses na ibinigay sa atin na sinabi kung ano yung mangyayari. Hindi po nagkulang ang Panginoon sa pagbibigay ng paalala. Oh, totoo yan. Ng warning. Sinasabi niya malinaw. Pag ginawa mo ito, yan yung mangyayari. Pag ito naman ang ginawa mo, ito yung mangyayari. So, mamili ka. So, binibigay sa atin, ito ang daan papunta sa buhay, ito ang daan papunta sa kamatayan. Sana piliin mo yung buhay. Dahil bakit kinakailangan mong mamatay, di ba? Kumbaga, bakit kinakailangan pipiliin mong magdusa kung pwede ka namang magiging masaya? Oo. Di ba? Minsan ano naman eh, ang tawag dito common sense na pamimiliin ka. Gusto mo ba itong inihahanda sa yung tahanan ng Panginoon? Ang sinabi niya is walang kamatayan, walang sakit, walang luha. Or gusto mo ba dito sa apoy na magagaling sa langit na siyang tutupok sa iyo? Ito yung pangalawang kamatayan. Ang tao minsan kasi is na nabubulagan minsan sa nasa harap niya. Ito yung tinatawag din yung mga short-sighted na mga vision, no? Na hindi natin nakikita yung kumbaga long-term investment sa financial world pa. Oh, ang nakikita lang natin yung immediate needs. Immediate needs. So, again mga kapatid, at magbabanggitin ng mga ilang verses sa dito ngayon na bakit kinakailangan nating pumili ng panigan na natin yung Panginoon. Ano bang tinatawag natin na promises ng Panginoon na binibigay sa atin? Or ano ba yung makukuha ko, Brother Roland, kung ako ay susunod sa Panginoon? Ano ba yung ina-expect na makukuha natin, di ba? So, basahin natin. Sunod-sunod ito, Brother Rolo. Una, sa Revelation chapter 21, verse 3. Ito po ang nakasulat. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, "Masdan nyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay maninirahan kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya ay magiging Diyos nila." Wow, kasama pala natin dito ang magiging tirahan na rin ng Diyos. Ay magiging tirahan natin. Yun yung katuparan ng sinasabi ng Panginoon na kung saan man ako nandoon, andoon din kayo. At isa lang yan sa mga, kumbaga mga benepisyo. No? Ang siguro ang pangalawang benepisyo na makukuha natin ng mga kapatid is yung tuwa, yung saya. Ang langit mga kapatid is hindi boring na lugar. Kumbaga hindi po totoo yan. Kumbaga sino ba namang hindi matutuwa na sumasakay ka na doon sa Leon na hindi na kumakain ng tao, kumakain na ng mga straw, ng damo, di ba? So sa Salmo chapter 16 verse 11 mga kapatid, ating babasahin ito. "Iyong ipinakita sa akin ang landas na buhay. Sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay ay may mga kasayahan magpakailanman." Wow, yung tingnan happiness mo? Na walang hanggan. Basta kasama mo ang Panginoon. Sa ngayon, kung tatanungin kita, Brother Ron, hinahangad mo ba ng buhay na masaya? Di ba? Aba, siyempre, sino ba naman ang ayaw dyan? Di ba? No, pero ito hindi lang basta masaya. Ang sabi dito, kasayahang walang hanggan. Kumbaga, kung ano yung kasayahan natin ngayon, limitasyon yan. Mayroong limitasyon. Pero ang ibibigay ng Panginoon para sa mga mailigtas or sa mga ligtas is buhay na kasama siya at tuwa at saya magpakailanman. Oo, at may additional bonus ito, Brother Rolo. Hindi lang basta masaya. Ito yung buhay na lagi natin sinasabi kanina, walang hirap, walang sakit. Basahin natin sa Revelation 21 verse 4. Ganito po ang nakasulat. "At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man,
sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Mm-hmm. Wow. So mga sa mga ating nanonood ngayon is kung tanungin ko kayo is saan ano pa bang pipiliin niyo? Oh, diba? hindi ka na malulungkot kasi saya na palagi. Kumbaga sa panahon na nag-iisa ka ngayon sa buhay mo sa langit kasama mo na mismo yung Panginoon. Doon wala, hindi ka na iiyak kung sasaktan ka man, 'di ba? Sa mga ating mga binatilyo, sa mga millennials natin, no, mga yung mga nasa relationship, minsan iiyak tayo, iwan lang ng ating boyfriend or girlfriend, iiyak agad, or sa awayin lang ng asawa, iiyak agad. Pero sa langit, mga kapatid, wala nang iyakan, puro tuwa. Oo. At hindi lang walang luha, walang sakit. Mm-hmm. Ang sabi pa sa atin, hindi daw tayo mapapagod. Mm-hmm. Father Rolo. So basahin natin ito sa Isaiah, mm-hmm, 40, verse 31. Ganito ang nakasulat, Father Rolo. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y paiilan lang na may pakpak na parang mga agila. Mm-hmm. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Mm-hmm. Ito yung mga naghihintay. Oo. Hindi yung nakaupo lang, Brother Roland, na walang ginagawa. Oo. Naghihintay sila at gumagawa ng mga bagay na may kaluwalhatian yung kanilang Panginoon. Oh, isipin mo na, Brother Roland, di ba? Ito is walang hanggan, mm-hmm, kasi eternity. Mm-hmm. Hindi lang yon. Kapag ikaw ay may ginagawa, hindi ka limitado. Mm-hmm. Yung physical na limitasyon. Mm-hmm. Kasi ngayon, magtrabaho ka ng ilang oras. Mm-hmm. After ilang oras, pagod ka na. Pagod ka na. Kailangan mo ng break. Kailangan ka na magpahinga. Ang sabi dito is, kahit tumakbo ka, hindi ka mapapagod. Mm-hmm. Kahit lumakad ka, mm-hmm, hindi mo kinakailangan magpahinga. Nindescribe nga yung mga naghihintay sa kanya na parang agila. Oo. Na tignan mo naman yung agila, kahit gaano ka tulin yung lipad, kahit gaano katagal sa ere, hindi talaga napapagod, Brother Rolo, no? Oo, isa ito sa mga inaabang-abangan ko, Brother Rolo, mm-hmm, yung mga kalipad ka, parang mm-hmm may pakpak ng agila. Mm-hmm. Mm-hmm. So, ito po ay pangako doon sa mga naghihintay. Naghihintay sa Panginoon. Okay. So, ang kasunod, Brother Roland, is yung susunod-sunod nating babasahin yung mga verses natin, Brother Roland, na yung mga nailigtas is hindi lang ano bang pwedeng baguhin, no? Mm. Yung katawan ko ba na meron ako ngayon, is ito din ba yung dadalhin? Yung, kumbaga, yung kagwapuhan ba natin ngayon, Brother Roland, is madadala ba natin to sa paningin ng ating mga asawa? Oo, buti dinagdagan. Dinagdagan ko na kagad. Baka may magtanong. Baka magtanong. Talaga, yun yung tingin niya sa sarili niyo, no? So, ano ba yung babaguhin ng Panginoon, Brother Roland? Babasahin natin sa Isaiah 35, versikulo 5 hanggang sa 6. Ito ang nakasaad. Kung magkagayoy, mamumulat ang mga mata ng bulag at ang mga tainga ng bingi ay mabubuksan. Kung magkagayoy, lulukso ang mga pilay na parang usa at ang dila ng pipi ay awit sa kagalakan, sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at batis sa disyerto. Wow. So, lahat ng mga kapansanan, Brother Roland, no? Alam natin na ito, binasa ni Jesus, yung original na application niya, mm-hmm, yung pagtulong niya sa mga tao, mm-hmm, na nandito, mm-hmm, di ba? Yung pagpapalaya sa kanya sa kasalanan, mm-hmm, at pagpagaling niya. Mm-hmm. Pero yung secondary application ito, prophecy ito, para doon sa mga taong dadaling niya, mm-hmm, dito sa langit. Mm-hmm. Kaya nga, bibigyan niya ng mga katawan, yung tinatawag na glorious body. Mm-hmm, glorious body. Yung physical defect natin, mga kaibigan, mga kapatid, kung tayo ay hindi nakakarinig ngayon sa langit, susunod ka lang sa Panginoon. Hindi mo na kailangan ng pinakamagaling na doktor sa kahit saan man. Kung hindi, ang Diyos na mismo ang magpapagaling sa iyo. Oo. Sabi, in a twinkling of an eye. Sa Tesalonica, sabi ng Tesalonica na babaguhin yung katawan natin. So, napaka-exciting nito, Brother Rolo. Mm-hmm. Ito yung mga pangako. At ang Diyos ang bumibigyan, mm-hmm, ng pangako, mm-hmm, nito. At actually, ang sabi nga sa Philippians, chapter 3, verse 21.
Ang sabi dito na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang mapailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Mm-hmm. Binigyan niya na tayo ng example. Mm-hmm. Nung Resurrection Day, yung katawan na meron si Kristo nung Resurrection Day, mm-hmm. glorious body. Ang sabi dito sa binasa nating verse sa Philippians 3:21, ganito yung katawan mm-hmm. na ipagkakaloob niya sa atin. Mm-hmm. Glorious, maluwalhating katawan. Ito mm-hmm. yung gagamitin natin dito sa langit. Mm-hmm. And aside from that, Brother Roland, wala nang kasalanan. Oo. Wala na yung kasamaan na kasama natin, na maniniral kasama natin. Oo. Iniisip-isip ko nga eh, nung nag-aaral pa ako, uh-huh. eh, minsan ginagabi ako sa school. Mm-hmm. Ang laging paalala sa akin ng mga magulang ko, huwag ka magpapagabi. Mm-hmm. Sabi ko, bakit? Ano ang problema pag magabi? Eh kasi, pag magpagabi, mm-hmm. madaan ka sa madilim, mm-hmm. di ba? Yung mga masasamang tao, mm-hmm. Pwede kang nakawan, pwede kang mm-hmm. saktan, minsan mm-hmm. papatayin ka pa. O kaya sa atin, dito sa mundong ito, magsumikap ka, mm-hmm. maging mayaman ka, pag maging mayaman ka na, nakawan ka lang. Matatakot ka naman ngayon. Lalagyan mo ng mga gate, mga rehas, kung anumang proteksyon. Oo. Nakakalungkot, di ba? Mm. Pero sa langit, Brother Roland, is wala na itong mga bagay na ito. And in fact, sinasabi natin sa Revelation, kung ating babasahin, Brother Roland, Revelation chapter 21, verse 8, 27, ang sabi dito, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nanampalataya, mga karumaldumal, mga mamamatay tao, mga makiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa ng nagliliyab ng apoy at asopre, na siyang ikalawang kamatayan. Verse 27, at hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi o ang sinumang gumagawa ng karumaldumal o ng kasinungalingan, kundi sila lamang na nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Dito pala, Brother Rolo, malinaw dito mm-hmm. na kasalanan mm-hmm. at resulta ng kasalanan mm-hmm. hindi makakapasok sa langit. Mm-hmm. So, ito yung dahilan kung bakit no more tears, no more pain, no mm-hmm. more sorrow. Kasi ito ay resulta ng kasalanan. Kasalanan. At ang bunga ng kasalanan, mga kaibigan, mga kapatid, Brother Roland, is ito yung mga binanggit kanina. Mm-hmm. Kasinungalingan, umiiyak ka dahil nagsinungaling sa'yo yung tao. Natatakot ka kasi may magnanakaw, may gumagawa ng mga karumaldumal na mga bagay. So ito yung mga bagay na sabi ng Panginoon, wala na to. Sa aking tirahan, sa aking lungsod na hinahanda ko, itong mga bagay na to is wala na doon. Oo. Mm-hmm. At kanina nabanggit natin, itong tahanan na to ay pang walang hanggan. Mm-hmm. Ibig sabihin, eternity. Mm-hmm. Eternity ito. Ayun, ang tanong ng iba, teka, mukhang mahaba-habang panahon yung eternity. Ano ba yung gagawin natin doon? Ano bang magiging activity ng mga mailigtas doon? Oo, kasi yung iba, iniisip nila sa langit, yung karaniwang bang pinoproject sa mga picture mm-hmm. nakaputi, tapos merong maliit na pakpak, lutang-lutang na gano'n, mm-hmm. naman tumutugtog ng harpa. Imagine, gawin mo yun ng ilang taon, o kaya ng pang... Mamuwala yung boses mo. So ano ba ang gagawin ng mga mm-hmm. maliligtas dito sa bagong tahanan? Actually, ang Biblia, Brother Roland, is hindi tahimik sa magiging activity natin doon sa bagong lupa at bagong langit. Kasi sa aklat ng Isaiah, is pinahayag na ng Panginoon kung ano yung magiging activity natin. At kung ating mararapatin, Brother Roland, na puntahan doon. Pero bago tayo pumunta doon, Brother Roland, is atin munang isasalaysay dito yung tinatawag natin na expectation na kung ang Diyos naman ang ating kasama, eternity yan, Brother Roland, ha? Is, ang minsan matatanong natin is, mabuboring ka pa ba yan? Na kung dito nga sa langit, hahanda tayo na makasama siya, na makapiling siya palagi, no?
how much more na nasa harap na natin siya mismo, how much more na siya ay ating kasama na palagi. So dito natin makikita, mga kaibigan, mga kapatid, no, na yung saya, yung tuwa na makasama mo yung Panginoon panghabang buhay. At hindi lang dahil wala ng sakit, wala ng saya, wala ng mga luha, is imagine natin yung kung gaano ka-perfecto ang langit, mga kapatid, mga kaibigan, no? Kumbaga, siguro yung pamumuhay natin doon is sobrang exciting masyado na siguro everyday pag dilat mo ng yung mga mata at nabanggit natin na kanina na may kakainin din tayo, kumakain tayo as in a normal way, no? At hindi lang yan na basta pagkain, is special na pagkain yan. At one of that is one of the activity lang doon sa langit. Pero mas meron pang malawak na activity natin doon sa langit, mga kapatid, na pinapahayag ng Isaiah. Imaginin mo na sa Old Testament is pinapakita na kung ano yung magiging tirahan natin, Brother Roland, sa langit. And in fact, ating tunghayan ngayon sa aklat ng Isaiah, Isaiah 65 verse 21 to 22, kung ano ba yung magiging activity ng mga ligtas. Oh. Kung ano ba yung magiging gawain natin, Brother Roland. Oh. Kung sinasabi ba, boring ba doon sa langit? Oh. No? Basahin ko, Brother Roland. Isaiah 65 verse 21 hanggang 22. At sila'y magtatayo ng mga bahay at kanilang titirahan ang mga iyon. At sila'y magtatanim ng ubasan at kakain ng bunga niyon. Sila'y hindi magtatayo at iba ang titira. Sila'y hindi magtatanim at iba ang kakain. Sapagkat gaya ng mga araw ng punong kahoy, ay magiging gayon ang mga araw ng aking bayan at matagal na tatamasahin ng aking pinili na gaya ng kanilang So, ito, Brother Lolo, may pangako sa atin ng Panginoon, mm-hmm, na hindi katulad dito sa mundong ito, mm-hmm, na pag ikaw ang nagtanim, iba yung aani. Mm-hmm. Na pag ikaw yung nagtayo ng bahay, iba, mm-hmm, yung mananahan. Mm-hmm. Ibig sabihin dito sa langit, walang injustice. Mm-hmm. Diba? Walang magnanakaw. No? Oo. Kumbaga, kung ano yung pinaghirapan mo, iba yung makakabenepisyo. Hindi po ganun sa langit, mga kapatid, na sinasabi nga dito. Kung in fact, kung ipagpatuloy natin yan hanggang verse 25, Brother Roland, dinidescribe pa dito na they shall not labor in vain nor bring forth for trouble, for they are the seed of the blessed of the Lord and their offspring with them. And sa verse 24, and it shall come to pass that before they call, I will answer. Oh. Diba? And while they are yet speaking, naririnig na kagad ng Panginoon. At dito pa, para sa mga mahilig, sa mga hayop, Brother Roland. Minsan kasi, yung anak ko, si Josiah, is napakahilig sa mga wild animals. Na minsan, naglalaro nga kami na siya yung leon, siya yung tigre. Tapos, pag nabanggit namin ito sa mga devotional namin, Brother Roland, is marami siyang tanong na talaga bang hindi na ako kakainin doon sa mga tigre? Sabi niyang Biblia dito na the wolf and the lamb shall feed together and the lion shall eat straw like the bullock and thus shall be the serpent's meat. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, saith the Lord. Oh. Napakaganda. Oh. At ito ay bahagi pa lang ang mga gagawin natin. Eh, para naman sa mga hindi medyo maganda yung boses ngayon. Katulad ko. Mahilig sa awit, pero yung awit, hindi hilig sa atin. Yung susunod na mabasahin natin, ito siguro is magandang pangako. Nasa Isaiah sa kasunod lang. 35 verse 10. Ito po nakasulat. At ang mga tinubos ng Panginoon ay magbabalik at darating sa Sayon na nag-aawitan. Walang hanggang kagalakan ay mapapa sa kanilang mga ulo. Sila'y magtatamo ng kasayahan at kagalakan at ang kalungkutan at ang pagbubuntong hininga ay maglalaho. Mm-hmm. So, masayang kumakanta. Mm-hmm. Hindi ngayon na pag kumanta is medyo sumisimangot yung mga nakakainig. Kahit nga, ano tayo, nagyo-yon lang is out of tune na. So, ito, for me, Brother Roland, na napakahilig ko sa awit talaga. Pero yung awit is walang hilig sa akin. Na
it is a really a comforting promise na, oh, kakanta na pala ako dun sa langit, magiging kasama ko na yung choir. Oh, at magiging masaya habang kumakanta. Masaya habang kumakanta, hindi yung na nanginginig ka baka mawala ka sa tono, no. As aside from that, Brother Roland, is mer yung mga kahoy is hindi na malalanta, no. At tayo ay bibisita sa ating mga mahal sa buhay, sa mga patriarka, sa mga propeta na nakatala sa Matthew 8, versikulo 11. Atin niyang tunghayan, Brother Roland, sa Matthew 8, versikulo 11. Ito ang sinasabi. Sinasabi ko sa inyo, marami ang manggagaling sa silangan at sa kanluran at maupong kasalo ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob sa karihian ng langit. At dito makikita natin nga yung mga taong yon, sila Abraham, Isaac. Alam natin ito yung mga taong nabuhay ilang libong taon na. So, kasama din po sa expect natin, kung meron tayong mga namatay na mga mahal sa buhay, lolo, lola, ama, ina, at alam natin na sila ay namatay sa kasama ang Panginoon, expect po natin na kung tayo din po ay makakapunta doon, makikita-kita tayo doon. Merong big reunion dito sa tinatawag nating tahanan natin sa langit. Kaya huwag po tayong masyadong malungkot kung isa sa mga mahal sa buhay natin ay pumanaw, kasi parte ng buhay yung kamatayan. Parte ng proseso yan. Pero isipin po natin na kung tayo po ay nasa Panginoon, parang kisap mata lang daw yan. Kasi pagka namatay ka, para ka lang natulog. Yung susunod na malalaman mo, tinawag ka na ng Panginoon para mabuhay na maguli. And it is a greatest joy, Brother Roland, na privilege natin na makausap natin yung Panginoon. Oo. Mahipo natin yung Panginoon. Makasama natin yung Panginoon kahit saan man tayo pumunta. At in fact, may paborito akong kanta, Brother Roland, na tinanad na Face to Face with Christ My Savior. Di ba? Kinakanta ko. Binabasa ko lang. No, na ito ay napakagandang pribilehiyo, Brother Roland. Ito ay napakagandang privilege sa bawat isa sa atin na yung makasama mo yung Panginoon, no? At ito yung isang pangako na nababasa ko sa Revelation chapter 22, verse 4. Ganito yung nakasulat. At makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo. So, ngayon kasi is kahit nga nung panahon ni Moses, di ba, hindi nila pwedeng makita yung mukha ng Diyos face to face. Kasi dahil nga yung katawan natin, katawan ng kasalanan, tayo ay mamamatay pag ginawa yun. Pero yung pangako sa atin ito, makikita natin ang Panginoon. Mukhaan. Hindi mo na kinakailangang takpan yung mata mo, or hindi mo na kinakailangang pumikit katulad ng mga ginagawa sa sinaunang panahon, no, para lang hindi makita yung kaluwalhatian ng Panginoon. Pero this time around, sinasabi ng Panginoon is face to face na tayo magkikita, no. So napakaganda, mga kapatid, mga kaibigan. So nakita natin na very wonderful talaga. Kamangha-mangha itong mga inilalaan ng Panginoon sa atin na tahanan natin. So, ang question, which is sa tingin ko napakahalagang tanong, Brother Roland, paano natin masisigurado na tayo ay kasama dito sa tirahan na to? Yun ang malaking katanungan na ikaw at ako lamang ang pwedeng sumagot, Brother Roland. No? Kasi, kumbaga, sa proseso ng kaligtasan, mga kapatid, wala namang kilalaman yung si Brother Roland sa kaligtasan ko, yung misis ko sa kaligtasan ko. Ako mismo ang may merong ang responsable sa mga bagay na ginagawa ko, at ako mismo ang makapag-desisyon. Oo. At ang sinasabi ng Panginoon, siya ay lumalapit sa atin, bawat isa sa atin. At paglapit niya sa atin, siya ay kumakatok. Dito makikita yung pagmamahal ng Panginoon, Brother Roland, ba na yung ginagawa niya na lahat ng mga pwede niyang gawin para lang mas mapalapit tayo sa kanya. Nung nagkasala si Adan at si Eva, siya mismo yung bumaba, siya mismo yung naghanap, nasaan kayo? 'Di ba? Nung dahil sa kasalanan ang Panginoon, dahil sa kanyang pagmamahal, siya ang nagbigay ng paraan. Ibinigay niya yung sarili niyang anak para tayo ay hindi makundem,
para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Oh. At ngayon naman, siya naman yung kumakatok. Oh. So pag kumakatok ang Panginoon, ano ang dapat natin gawin? Basahin natin, Revelation chapter 3, verse 20. Ganito po ang nakasulat. Makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutok-tok. Kung diringgin ng sino man ang aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakain kasalo niya. At siya'y kasalo ko. So pag may kumakatok, Brother Rolo, ang Panginoon, ano ang dapat natin gawin? Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, inyong buksan ang inyong puso. Ito po ay kumbaga sinserong pakiusap ng Panginoon na kung narinig nyo ngayong araw na to, ngayong oras na to, Brother Roland, no, ang tinig ng Panginoon kumakatok sa inyong puso, gusto niya ikaw at ako ay makasama niya sa langit. Gusto niya na ikaw at ako ay magiging kabahagi sa kanyang lungsod na inihanda para sa mga ligtas. Ang tangi nilang hiling na sa kanyang pagkatok sa inyong mga puso ay atin sanang buksan ang ating mga puso para ang Diyos ay makapasok at maninirahan at kakain kasalo natin magpakailan paman. Oh, at dito, Brother Rolo, sa panghuli nating babasahing verse, nakalagay dito, hanggang kahuli-hulihan, kung sino ang magtagumpay, siya ang magmamana nitong lahat ng inihanda natin sa atin ng Panginoon. Basahin natin sa Revelation 21, verse 7. Ganito po ang nakasulat. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. So, itong nakasulat dito, siya ay kumakatok pagbuksan natin ng pinto. Pero hindi din po doon matatapos. Pagkatok, pagbukas, mananahan siya sa puso natin at kailangan magtagumpay tayo hanggang huli. Kailangan hanggang finish line. Ang sabi nga ni Apostle Pablo, tayo ay tumatakbo sa isang race, sa isang takbuhan. Kinakailangan po makarating tayo sa finish line. Hindi na importante kung sino unang makarating. Kasi ang sabi sa atin, sabay-sabay tayo, di ba? Kahit yung mga namatay, hindi sila mahuhuli. Ang sabi doon, mabubuhay sila kasama ng mga buhay na darating ng Panginoon. Sabay-sabay po tayo na ating sasalubungin ng Panginoon. Ang importante po, lahat tayo ay makarating sa finish line. At ito yung aking inaasam-asam, Brother Rolo, na yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, magkita-kita tayo dito sa tahanan na inihahanda ng ating Panginoon. At yun yung ang ini-expect natin, Brother Roland. Na sa ating pananampalataya, mga kapatid, mga kaibigan, sa ating pamumuhay Kristiyano, atin sanang makamtan ang tagumpay na minimithin natin. At atin sanang makamtan ang reward na piniprepare ng Panginoon para sa atin. At yun yung buhay na walang hanggan. At ito din yung dahilan, Brother Rolo, kung bakit natin ginagawa ito dito sa Lift Up Your Voice Media Ministry, kung bakit po kami nangangaral ng salita ng Diyos po magitan ng media ministry, dahil gusto po namin na makasama kayo sa tahanan na inihahanda ng Panginoong Diyos. Muli po, nagpapasalamat kami sa bawat isa sa atin, sa ating mga nanonood, sa sumasabay-bay at nananalangin sa programa natin, Brother Roland, kasi hindi naman natin ito magagawa kung hindi sa pamagitan ng panalangin ng at sa mga tulong ng ating mga kapatiran, Brother Rola, no? So muli, nagpapasalamat kami. At kung kayo po ay may nagnanais na magiging blessing din sa iba, is ang inyo lang pong gagawin is i-share niyo lang itong program na ito sa ating mga kapatiran, sa ating mga kasamahan. At gusto rin natin i-anon lang, Brother Roland, yung upcoming activity na din. No, magkaroon tayo ng isang krusada, no, sa Mindoro sa May 14 hanggang magsimula tayo May 14 hanggang 25 doon po tayo sa Sablayan area, no, sa Mindoro, na kung kayo po ay nagnanais na magiging kabahagi namin, well, pwede niyo po itong magawa sa pamagitan ng inyong panalangin or sa pamagitan ng inyong suporta through financial or any means
para po mas maipabahagi din natin ang salita ng Diyos sa mga tao na hindi pa nalalaman ang katotohanan. Ito po ay isang medical mission at pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nire-request po namin ang inyong panalangin para maging matagumpay ang ating gagawing mission dito sa Elvita Sablan. Ito yung magiging first outreach activity ng Lift Up Your Voice Media Ministry. So, amin pong ina-appreciate kung inyong mabanggit sa inyong mga panalangin ang activity na ito. Kasi alam naman po natin na ito ay pinapatakbo lamang sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, na sana sa pagdating ng panahon, ang Panginoon ay mag-provide ng means, Brother Roland, na magawa natin itong mga bagay na ito. No? So muli, ako po inyong lingkod, Brother Roland Cubanes. Brother Roland Aquino, at tayo po ay manalangin. Samahan niyo po kami. Aming Ama na nasa langit, maraming pong salamat. Kami ay sinamahan niyo sa isa pang pag-aaral ng inyong salita. Gusto po namin uling ipanalangin ang aming kapatid na si John Rodriguez, na siya ay ipuin mo at pagalingin upang makasama namin uli siya sa paglilingkod sa iyo. Hinihiling din po namin na basbasan mo ang mga plano na aming binabalak na gawin para sa iyong kaluwalhatian. Gusto po namin mas maraming pang tao ang makapakinig ng iyong mga salita. At gusto po namin silang puntahan sa kanilang mga tirahan, sa kanilang kinalalagyan, upang higit nilang maramdaman ang pagmamahal na ikaw lamang ang siyang makapagbibigay. Sana ibigyan mo ang bawat isa ng sapat na karunungan, ng lakas ng pangangatawan, upang higit ka namin mapagsilbihan. Sana ihipuin mo ang bawat isa na gustong tumulong sa iyo, at maisip nila ang mga pamamaraan kung paano sila makakatulong sa iyong gawain. Ito po ang aming kahilingan, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen.